Mga kalingap, magpalang hapon po sa ating lahat. Kalingap, samahan niyo po ako. Alamin at tuklasin ang isa sa mga tiyahin ni Madeline kung saan siya po ay lumaki. Nakikita ko po mga kalingap ay nangangailangan rin po ng tulong mula po sa atin. So alin at puntahan po natin at kausapin para malaman kung ano po ang tulong na pwede nating magawa sa kanila. So mga kalingap, huwag pong kalimutang mag-like, comment at share, at pag-share na rin po ng video para mas marami pong makapanood ng video na to ng tita ni Madeline. Yun mga kalingap, yung mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome back po muli sa ating munting channel. Ayun mga kalingap, nandito po tayo muli sa ano, sa kahabaan. Ayun, malapit po kila Madeline. At nakita nga po natin dito yung isa sa mga tiyahin po ni Madeline. At pinuntahan ko po kasi nakikitaan ko rin po mga kalingap na deserve din po ng tulong para po sa kanyang family. At siya po ay nagsasara sideline lamang po sa pag waiting. At yung kanya pong asawa ay nagko-construction. So tara po mga kalingap at tingnan po natin mga kalingap ano po yung pwede nating tulong na naibigay para po sa tita ni Madeline. So tara po. Siyempre bago po tayo magpatuloy, huwag po natin kalimutan si Kuya Bal at Ednaan Kalingap from. So tara po mga kalingap, samahan niyo po ako na pintahan si ate. Ayun mga kalingap, yan nandito po si ate Emily. Ayan po may-ari ng bahay na to. Napakababa po mga kalingap ng kanilang bahay. Yan, sarili mo po ba ito ate Emily? Sarili mo po yan? Bahay? Hindi pa po. Sa pinapatira pa lang kami dito ng may-ari. Pinapatira po kayo. So mga kalingap, para malaman na po natin kung sino po talaga si Ate Emily. Siya po ay tita ni ano ni Madeline. Ayan, at siya po yung dito po lumaki si Madeline kung sa di pa po nakakaalam. Siya po yung nagpalaki during na maliit pa si Madeline at siya po ay dalaga pa ano? Dalaga ka pa no, may asawa ka na natin. Dalaga pa po ako. Ayan. So, siyempre, mga kalingap, at nakita mo nga po natin yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay. So, ilang taong ka na po ate? Ngayon po ay 38. 38? Opo, 38. So, bali, ano po yung source of income ninyo? Ito, yung pag ipapatay po ng waiting. Pag walang patama, wala dito. Ay, ito po tindahan na ito, kanya po eh, yung mga may mga bangga, may ano. Yun po, ano namin, yan. Para dagdag ano din, makalibre lang sa ulam, pambigas. Kasi mababa lang naman po ang nasahod ng asawa ko ay. Ay, saan po ba siya nagtatrabaho? Ano po, di po parparehas at minsan na-assign sa Salabo, dyan sa kung saan-saan sa Paracali, sa Binsun. Construction po. Ah, construction? O nga, wala nga talagang sarili. Kumbaga hindi siya regular, ano po? Opo. Bali, pang ilang ka pong kapatid ni Kuya Dante? Pang ano po ako, pang pito. Pang pito? Pang pito po ako. Bali, sumunod ka po kay Gerson? Ay, sinundan ka ni Gerson? Si Marcel po, sinundan. Sinundan po ako nung isa kong kuya na nasa ano po, sa Masalong ano? Dito sa may Basod? Doon po. Yung kinikita mo po ba sa pag dito sa tindahan nyo, sapat po ba para sa makatulong po sa asawa mo? Hindi po, ano? Hindi po, kasi wala naman pong halos tinda. Hindi makaano, wala nga puhunan. Ayan, ano? Eh, pag so, nakakapatama, ayan, may laman. Pag wala, ubos na naman. Ah, pag nakapatama kayo sa waiting, may komisyon. Ilalagay ko po dyan yung may komisyon. Kinikita ko. Magkano naman po yung kinikita ng tindahan para alam din po natin, para alin natin kung talagang kulang. Pag mga gulay-gulay po, wala pang 100. Pag ano, nilalako ko po yan eh. Pag may dumating nag-deliver dito, nibili ko, tapos nilalako ko habang nagpapataya po ako ng waiting. So, bali ilan nga po yung anak nyo? Apat po. Apat? Lahat po sila na aaral. May liit pa. Ilan taon po yung panganay? Ano po, grade 6 pa lang po siya. Ah, bata pa talaga. Ano po? Ano? 12 years old.
lahat magastos na po talaga. Ano? Opo. Yung asawa po ninyo, anong, di ba yung pinagkakitaan niya, magkano naman po yung income niya sa loob na isang linggo? Kasi lingguhan yan, di ba? Opo, ano lang po, 350. Pag isang araw? Opo, 350. So, bali magkano po isang linggo? Yung binibigay niya sa'yo? Minsan po, 1,500, 1,800 isang linggo binibigay niya. Binabudget po namin yun ng isang linggo ay nag-aaral po yung mga bata. Minsan, wala nga baon yung mga anak ko. Hmm. Napabaon ko na lang ng kahit kung ano dyan. Kung sa'yo, Ate Emily, ano, kumusta ang buhay niyo? Gano'ng kahirap? Mahirap po talaga. Kung hindi ka hindi ka maghahanap buhay talaga, wala. Wala po talaga, ano? Sabi, ano? Kung sa tingin niyo, Ate Emily, ano po ba yung pwede nating maitulong, kumbaga para sa, yung pinaka-importante para sa'yo? Tulong po, yung pang-araw-araw lang. Pangkain, ano po? Pangkain. Makaano lang sa ano, araw-araw. So, dahil sa pagkain. Tapos yung mga pangangailangan ng mga anak, pag-aaral, pambaong-bao. Ay, siya, ano po? May time po ba, Ate Emily, na ano, na kayong pamilya, yan, sa mga anak mo, minsan ba nasubukan nyo na, naranasan nyo na ba na hindi minsan, parang wala naman yung chan, minsan nasubukan nyo na po? Ay, opo. Naranasan namin yung bago lang po kami dito. Dati po kami nakatira lang dun kay mama. Oh, napuntahan ko na yun. Yung nanay mo nga po pala po yung napuntahan ko dati dun. Doon lang kami dati nakatira. Tapos nung may naawa po sa akin na kaibigan ko na yun nga, mahirap nga ang sitwasyon namin at mga anak ko malilipot. Magulo kaya nag-awa man yung isa kong pakilala na luti nila, wala naman daw. Bakanti naman daw, tira-tirahan muna daw namin. Opo. Pag nakaano, di pag binita ng may-ari, hulug-hulugan na lang namin kung sakali. Ito na po ba yun? Ito na yung tinitirikan nyo? Magkano naman po yung ano nito, yung inuhulugan nyo dito sa lupa nyo na ito? Nag-iipon po kami para mabayaran ito pagka pinagbinta sa amin ng may-ari. Magkano po ba yung offer nyo sa inyo, yung lupa na ito? Ano po, 50 daw. 50,000? So, mura na yan. Opo, kasi tabing kalsada pa. Wala eh, hindi po dahil siniswerte. Baka sakali nga. Kaya kahit mainit ang panahon, maulan, sige pa rin ako sa pagpatay ng waiting. Opo, ano? Tapos siyempre, yung gulay-gulay mo, opo. Ibang tinda. Meron po siya dito mga kalikap, mga tingi-tingi, yung mga daily needs baga po na may kilo-kilong bigas. Tapos, ito po bang bahay nito? Yan na po yung pundar ninyo? Nagmula po ba dito sa pagsisikap niyo dalawang mag-asawa? Parang medyo mababa, ano? Kasi parang baka mamaya masungkot. Ano po sa budget? Na ano po kasi sa budget? Pag mataas kasi, maano din ang budget, mataas. Kaya, yun lang ang nakakayanan ay... At least may masilungan po kayo matulugan. May masilungan lang po kami para hindi na rin po kami nakikitira. Kaya na, ang hirap po kasi, buti kung isa lang ang anak ko, eh, apat po yan. Oo nga, mahirap po. Di ba araw-araw gastos, siyempre bigas. Bukod sa bigas, ulam. Minsan, wala kaming ulam. Opo, ulam. Yung mga bata, ayan o. Oh, grabe. Buti, maliliit pa mga anak po talaga, mga kalingap ni Ate Emily. Kaya sobrang ano pa yan, magastos pa talaga din. Buti ka, wala ka pang college. Wala pa ho. So, yung pagkain lang po, Ate, ang ano nyo. Opo. Guys, kung asanang ano, magkaroon ng puhunan. Puhunan para mas maganda yung mag-income niyan. Opo. Mabinta man sana. Oo. Kaso ay wala lang talagang mai ano. Oo, puhunan po talagang kailangan. Ano? Nangungutang minsan, kaso naano na ako mangungutang, puhunan na. Sa tingin mo po, Ate, magkano po yung ano, mga sasapat na puhunan para dyan sa tindahan mo? Pwede na po dyan ng mga 20 mil. 20 mil sa... Ano lang. O lahat na, nandun na lahat. Gulay-gulay lang po. Sa gulay kayo, sa gulay kayo babanat, kumbaga yung kaya no. Mabenta ang gulay, ay ano? Bawa, kasi grocery kasi, inuutang-utang lang yan. Oo, oh, po. Tapos magkano lang po tubo dyan. Piso-piso lang. Yung mga, kunyari, chicheria. Kaya mas maganda yung mga sardinas. Opo, mga ganyan. Mga gulay. Yan ang dyan ang maganda. Ang araw-araw na ginagamit. Hindi na po nag-i-stock ng mga ano, dilata na yan. Yan. Wala man po dyan tubo. Siya nga po, ano? Sa gulay po talaga maganda. Gulay po, mga ano.
Gusto ko nga sanang magtinda ng mga ano-ano, karni-karni, kaso wala nang kung sa gulay ate, panimula, magkano kaya? Yung hindi muna lahat, kumbaga medyo ano lang. Mga 10 lang. Pwede na yun. Pwede na po. Makakabili ka na ng mga gulay-gulay. No, ano? Mga kukurukompleto ko na po yan. Repulyo, carrots, patatas na yun. Bilib nga ako sa'yo kasi lagi kita nakikita dyan na ano, na nagpapatay ng waiting. Kung ano-ano na lang baga racket ang pinapasok mo, ano? Basta may kita at legal, ano? Po. Kasi, hindi man pwedeng asahan tong ginagaw ko kasi swertihan lang to eh. Saka hindi rin pwedeng asahan yung sweldo ng asawa mo? Ay, upo lalo. Maliit lang. Kulang pa nga halos. Kaya nga. Bayad utang lang kami. Gada sahod, utang, bayad. Pero, maganda naman at hindi ka, parang hindi ka nga din ano atin, ano, parang malakas din yung loob, ano? Ay, nilalakas-lakasan ko lang po kasi kahit naghihirap. Mga anak ko kasi maliliit pa. So nga, hindi pa rin ako nag-aano. Ay, ate, ano, matanong na rin po kita, ano, kasi siyempre, pamangki mo si Madeline, ano? Opo. Ano po masasabi niyo dun sa na-file na namin yung kaso? Ba't hanggang ngayon, eh, parang antagal na, di ba? Ilang araw, ano ilang... Ano nga po, eh. Ano nga po kaya nangyari dun? Sana ay mai, ano naman, huwag naman, pabayaan. Kasi, malapit na, eh. Malapit nang matupad yung pangarap ng pamangkin ko na magbayad yung ibang sa kanya. Sa pagkakakilala mo ate kay Madeline, mabait ng bata, tahimik lang, ano? Mabait po yun. Sige lang yun, ang sige. Hanggat, ano mo. Sipag pati yun. Sipag. Responsable. Saka ano ate? Siya na po ang naging ina ng mga kapatid niya. Galing sipula ano? Nawalay sila sa mga magulang nila. Magulang. Siya na yung hanggang ngayon, pag may mga dumi-dumi nga sa bahay, siya yung nagsisisigaw doon. Siyempre, parang nanay na baga, ano. Sa tingin mo, ate, meron kasing mga nagsasuggest na ilapit na lang daw kay Tulpo para mas mabilis. Ano sa tingin mo? Pwede rin po, para mas maganda. Kasi pag-aasa tayo dyan sa, ano na yan? Pila. Matagal pa yata yan, baka... Pero kung tutusin, di ba dapat yung ganyang kaso, inuuna yun. Nga po ay. Kaya ang hirap. Dapat ay maitulpo na lang talaga yan para sigurado. Ako na, iilip na rin ako na. Para naiinis na rin ako na ano eh. Kumbaga gusto ko na talaga mabigyan din siya ng ano. Para ng magandang, matapos na rin ang ano. Yung gumanda na yung pag-iisip niya. Kumbaga lumuwag ano. Ano na nga siya ngayon, medyo okay-okay na ang ano niya. Noon, di namin halos makausap yan. Kaya nga ginagawa ko ate, minsan, sinasama ko sa mga binablog ko baga na ano. Okay. Para malibang din, para... Hindi mo na makausap ng maayos pag tinatanong mo eh. Wala lang. Wala lang. Saka ano yan noon, sobrang payat, parang 10 na ang anak. Kaya nga ano. Mas ano pa sa akin tingnan. Pero ngayon medyo okay-okay na siya. Kaya nagiging ngayon blooming okay-okay na po siya ngayon. Nagbalik na ang dati niyang sigla saka nataba-taba. Kaya nga medyo parang ano na siya confidence na bumalik na yung confidence sa sarili. Sa ano ba nakikita mo ate sa pagbabago ng buhay ni Madeline na? Ngayon medyo okay-okay na. Hindi na siya stress. Nakakain na siguro ng sapat. Kasi noon kung di sila abutan ng kabila na lang, wala silang makainom. Tapos ang ganda na, meron na silang kusina. Na, maganda na. May lutuan na. May ano na, may patubig na. May patubig. Kaya nagpapasalamat din ako sa ano, siyempre sa Panginoon, nakilala salamat ko din sila. Din nga. Kaya tapos siyempre sa mga tumutulong, ano. At sana nga po, ano, mga kalingap, ito rin po sila Ate Emily, na sobrang bait po talagang nagsisikap din para sa pamilya niya. Ang tanging kahilingan lamang po nila ay makasurvive kahit paano sa pang-araw-araw. At the same time, siyempre, gusto rin niyan po na magkaroon ng sariling puhunan dito sa paggulay-gulay. Siyempre, ano? O, ate, may bibigay. May bigas ako dyan sa ano eh. Kahit paano may pandugtong ka baga, ano? Meron akong bigas dyan. Wait lang. Ayan, ito ate, oh. Ay, salamat. Bali 5 kilo yan. Thank you po. Nag-repack-rep ako niyan para pag may nakita ako na pwedeng ano. Thank you po. Apunde. Tapos bigyan kita ng pang-ulam. Pang ano na namin to. Para mayroon kang pang-ulam. Oh, binigyan ng pang-ulam mo. Salamat. Thank you po. Ayan, ganyan. Walang ano man, basta tulungan lang, baga, no? Opo. Ano man yung maitutulong natin kahit konti. Nakikitulong po ito para sa amin.
So, ano masasabi mo po, ate? Thank you po. Sana po huwag kayo magsawa na tumulong sa kapwa. Sana bigyan din kayo ng maraming biyaya para mas marami po kayo matulungan. Salamat. Ayun, salamat Ate Emiliano sa pagpapa-unlock. Bali, ito nga po pala mga kalingap yung kanila pong, itong sinasabi ni ate na munting tindahan niya. Ayan, may mga paisa-isa na, ayan, may magic syrup, may ano, yung mga daily needs lang pag po talaga. At ang gusto niya ito, nag-aatinda din siya ng mga gulay-gulay, ayan, may kaunting bigas dyan na nire-repack na po niya. Pinaikot-ikot lang talaga yung kanila pong ano, yung budget. Ito may kangkong, may sitaw, ayan, may kalabasa. So, sa mga nais po, ano, mga kalingap, ano, maka... pag-abot ng pagmamahal kay Ate Emily. Ayan. So, maraming po salamat. Hanggang dito lang po, mga kalingap. Thank you so much po sa walang sawang sumusuporta. Ayan, shoutout po muli kay Ma'am Remalia, kay Ma'am Tess Emily Chanel, kay Kuya Jay at Ate A. Ayan, maraming salamat po sa tulong nyo. So, thank you so much. Sana po ipakilike and share po ng ating mga live, mga video, para mas marami po tayo ma-inspire at matulungan na tao. So God bless po sa ating lahat mga kalingap. Thank you so much. See you on my next vlog.